May kasabihang behind every successful man is a woman. Sa ating long month celebration ng National Women's Month, kilalanin natin ang babae sa buhay ni Pangulong Ramon Magsaysay, ang 7th Pangulo ng Republika ng Pilipinas, at ang pangalan sa likod ng makasaysayang Fort Ramon Magsaysay dito sa Palayan City, Nueva Ecija. Alam niyo ba na ang Fort Magsaysay Military Camp ay itinatag noong panahon ng kolonyalismong Amerikano at pinamahalaan ng United States Army bilang isang pangunahing pasilidad ng militar sa Pilipinas? Noong 1995, nagtagumpay si Pangulong Ramon Magsaysay na ibalik sa pamahalaan ng Pilipinas ang kontrol sa pinakamalaking military reservation na kalaunan ay ipinangalan sa kanya bilang pagkilala sa kanyang liderato at kontribusyon sa pambansang seguridad. Hindi lamang nag-iisa si Ramon Magsaysay sa kanyang mga hakbang ng pamamahala. Naging sandigan at katuwang niya sa pagsusulong ng mga pangarap sa bayan ang kaniyang may bahay na si Luz Magsaysay. Si Luz ay kinilalang mayroong matibay na pagmamahal at dedikasyon sa pambansang misyon ng kaniyang asawa, lalo na sa pagkuha ng pamamahala ng Fort Ramon Magsaysay Military Camp. Isinilang noong July 25, 1914 sa Balanga, Bataan at naglingkod si Luz bilang 7th First Lady ng Pilipinas at Chairperson ng Philippine National Red Cross, kung saan siya ang nanguna sa maraming socio-civic programs. Sa pagpanaw niya noong August 17, 2004, iniwan ni Luz Magsaysay ang maraming legasiya. At upang gunitain ang kaniyang alaala, isang barangay sa Cebu City at isa pa sa Hasaan, Misamis Oriental ang ipinangalan sa kanya. Patunay na ang kanyang diwa at alaala ay nananatiling buhay sa puso ng sambayanang Pilipino. Isa lamang si Luz Magsaysay sa mga kababaihang Pilipinong nagpapatunay na malaki ang papel na ginagampanan nating mga babae sa lipunang ating kinagalawan. At may magagawa tayo sa inaasam na magandang pagbabago dahil babae tayo, hindi babae lamang. Ako po si Dana Neri at ito ang Tuklas Kaalaman.